muling pagbubukas ng Mount Apo sa publiko, excited na ulit ang mga mountaineer at turista mula sa iba't ibang panig ng Pilipinas para makita ang natatangin nitong ganda. Matatanda ang ipinagbawal ng DENR ang hiking activities sa Mount Apo sa loob ng 3 buwan to give way for trails to rehabilitate and for wildlife to breed and reproduce uninterruptedly. Ilang araw bago ang muli nitong pagbubukas, the local government of Santa Cruz, Davao del Sur conducted an assessment climb in Mount Apo. Kabilang sa mga activities na ginawa nila, ang pagsasaayos ng trails, paniniguradong may malinis na water source, at paglilinis ng mga campsite. Siguradong muling manunumbalik ang interes ng mga tao na mag-hike sa pinakamataas na bundok sa Pilipinas, kaya't ating alamin kung ano-ano nga ba ang mga dapat tandaan when planning for a hike at Mount Apo. Welcome to Mount Apo! Saan nga ba nagsisimula ang pag-akyat ng bundok? It all starts with planning your trip. Ang hiking ay isang fun and relaxing way to experience the great outdoors with friends and family. Kayang-kayang ma-achieve ang isang successful hike when you are prepared. And with a little planning, you can enjoy a safe, comfortable, and pleasurable experience. Team Sweeper po kami. Before you pack your bags and head out the door to climb Mount Apo, it's well worth the time and effort to organize your trip. Depending on where you live and what your goals are, ang biyahe papuntang Mount Apo could be just a short drive away or one that requires more preparation. Sa case namin na galing sa Luzon, we had to hop on a plane and book an accommodation in Davao City way ahead of time. Wow! So ito ang aming house. Diba? Decente naman siya. Tapos nagluto ako ng breakfast! Jollibee breakfast! Importante ring i-consider ang laki ng grupo na aakyat sa bundok. Are you going with only a couple of other climbers or a big group? Mas maaga mong malalaman, mas magiging madaling magplano like where to camp, what group gear to bring, and how much food to pack. Also keep in mind that the more people come, the more permits you need to secure. Karamihan sa mga mountaineering hikes ay kayang tapusin in just one day. Pero sa case ng Mount Apo, it typically takes 3 days and 2 nights to complete the trek. Importanteng i-consider kung gaano karaming oras o araw ang ilalaan mo sa pag-akyat dito so that you can narrow your focus and set more realistic expectations para sa iyo at sa iyong grupo. We're still walking, we're still hiking. Although mayroong mga first-timers na umaakyat na agad sa Mount Apo, I would recommend them to start small and slow muna sa lower elevation mountains kung hindi pa sila bihasa, and then work their way up to multi-day trips like Mount Apo. Matapos mong ma-mindset ang upcoming hike mo sa Apo, it would be essential to educate yourself naman kung ano nga ba ang mga katangian at kasaysayan ng bundok na ito. Mount Apo is a dormant stratovolcano on the island of Mindanao, Philippines. Sa taas nitong 2,954 meters above sea level, ang Mount Apo ang pinakamataas na bundok sa Pilipinas. Nababalutan ito ng kagubatan na puno ng matataas na tropical hardwoods at ito rin ang natural habitat ng Philippine eagle na siyang pinakamalaking uri ng agila sa buong mundo. May layong 45 kilometers ang Mount Apo mula sa Davao City at maaaninag din ito mula sa Samar Island, Davao del Norte. Yun, dun kami galing sa tuktok ng bundok na yun. Mount Apo has one of the highest land-based biological diversity in the country in terms of flora and fauna, samantalang ang kagubatan naman ito ay nahahati sa 3 bahagi. Ang lowland tropical rainforest, ang mid-mountain forests, at ang high mountain forests. Mayroon ding ilang malalaking lake o lawa sa Mount Apo at kabilang na dito ang Lake Venado at Lake Jordan na situated malapit sa summit. Sinasabing ang first recorded successful expedition sa Mount Apo was completed as early as 1880. Samantala, wala namang ibang tala kung kailan ang huling eruption nito. Ngunit sa boulder section ay makikitang naglalabas pa rin ito ng mga toxic sulfuric fumes hanggang sa kasalukuyan. Ngayon na may background ka na tungkol sa Mount Apo,
pwede mo nang simulan ang preparasyon para sa iyong hike of a lifetime. Hiking offers many health benefits, including helping us with weight management and stress reduction. Ang pagkakaroon ng mga physical activities ay nakapagpapababa din ng risk of heart disease, hypertension, and diabetes. Kaya naman, if you are ready to start hiking, you are making an excellent choice for your overall well-being. In terms of physical preparation, kailangan natin mag-prepare physical activities, ganyan, jogging, running. Pero hindi naman talaga kailangan yung sobrang physically fit ka. Yan. Kung kaya nyo din mag-add ng mga, for example, day hike para at least malaman nyo na kung kaya nyo talaga. Pwede rin kayo mag-gym para at least ma-try nyo na and ma-practice yung endurance din. Pwede rin kayo mag-take ng multivitamins or additional nutrients for your physical health. Tapos pagdating doon sa camp nyo, huwag kayong mag-give up kasi malapit na rin naman yung summit. So tuloy lang kahit mahirap. Laban! Hindi naman natin gustong simulan ng hiking nang hindi natin alam ang daan papuntang summit. Mahalagang magtanong sa mga experienced tour guides, either in person or sa social media, before you hit the trail. Ang internet ay puno ng excellent hiking websites with valuable information that would help you decide what the best trail for you is. Dito sa Mount Apo, meron silang 8 trails na tinatawag. So yung 8 trails ng Mount Apo is Santa Cruz, and then Kapatagan, Pansalan, Makilala, Kidapawan, Magpet, yung VIP trail, at saka yung Tamayong trail, which is dadaan ka ng Mount Talumo before going to Mount Apo Summit. So yun yung 8 trails ng Mount Apo. But right now we are in? You are currently in Bansalan Trail. Dito may experience nyo ang mga putik. That's the last person. Understanding the mountain weather is an essential element of your planning. Very crucial ang weather maging sa panahon ng tag-ulan o tag-araw man. Kadalasan, may mga nangyayaring unexpected dahil sa pagbabago ng panahon. Expect na yung weather is very unpredictable. Nung papunta ko, akala ko maaraw, yun pala hindi. So kailangan prepared kayo sa lahat ng gears ninyo, sa sunny weather at saka sa rainy weather, kasi especially dito sa Mount Apo na malawak yung rainforest, palagi talaga siyang umuulan. Expect na yung dalawang weather mangyayari. Prepare for sunny and cold weather. At pag nagkaroon ng clearing, yun yung gift ninyo sa pag-akyat sa Mount Apo. One of the wonderful things about hiking is that you don't need a bunch of high-tech gear to get out there. Mayroon ka lamang essential items for the trail and you're ready to head into the wilderness. Pero syempre, dapat ay i-match mo rin ang iyong mga gamit na dadalhin sa characteristics na meron ng Mount Apo. So sabi nung guide namin, ang trail difficulty daw is 7 or 8 out of 9. Expect na marami kayong dadaanan along the trail. So may mga damo, may mga maraming puno, may mga mossy forest. Pag umulan, maraming putik. So dapat talaga prepared kayo pagdating sa gear. Ngayon medyo umuulan, meron tayong kapote, meron akong fisherman's hat. At least hindi ka mababasa, hindi mababasa yung mga gamit mo. Before the hike, dapat mag-research ka din about dun sa mountain na akyatin mo. So katulad niyan, kapag may mga boulders, may mga bagging, kailangan bumili kayo ng mga gloves na mapoprotektahan yung hands niyo from getting wounded, or you know, at least mas maayos yung grip niyo pag humawa kayo dun sa mga bato. And I also suggest na kung kaya niyo naman din magdala ng trekking pole, so at least mas madali din yung hike niyo papaakyat or traverse pababa. Of course, yung shoes, very important. Yung shoes natin, katulad nito, sobrang daming putik na. Hiking shoes talaga siya. It's meant for hiking. So, yan, maputik or mabuhang, mabato. Pag mainit yung panahon, pwede ka rin mag long sleeves or mag t-shirt, arm sleeve. Better na dapat dry fit din kasi pagpapawisan ka or magbabago yung panahon. So, hindi ka rin matutuyan ng pawis. Hindi ka makakasakit yung pag-iing or after the hike. Kailangan talaga ng trekking bag kasi doon nyo malalagay lahat ng mga gears ninyo. Mga headlamp din, especially pag meron kayong night camp or night hike.
So very important din yan. Ayan, meron ako ditong parang maliit lang na packet. So dito ko nilalagay yung phone ko or yung mga easy access na mga gamit or sometimes trail food para parang pwede kang kumain along the way or while resting during the hike. So ito yung sa loob ko. Meron akong shirt. Naka-shorts lang ako since pabalik na naman kami. Tapos nag-ano lang ako, tights lang ako para hindi rin masugatan yung hindi ko. Ang ating mga hiking guide ay nariyan to show us the correct trail, to point out the famous landmarks, and of course, para ituro na rin sa atin kung nasaan ang dangers sa paligid. Ang mga porter naman ang nagdadala ng ating heavy gears para tulungan tayong gumaan ng bigat at hirap ng pag-akyat. Dahil sa ating mga guide at porter, mas na-appreciate tuloy natin ang hiking experience without having to worry about these difficult tasks. Hello po, ako po si Angelo at guide po ako dito. Mababait yung guide at saka porter dito. Matutulungin at isa hindi ka iiwan. Ano bang mga sacrifices ng isang porter and guide? Sa pagpo-porter, syempre yung mahirap, yung bigat. Tsaka tinakuanan nila para may pang-uwi sila, may pang-bili ng supply nila, ganun. So, yung needs nila. Tsaka sa guide naman, is nagbubuhat din naman yung guide kung hindi na kaya ng guest. Then, nag-assist. Pag may na-injury, hindi na talaga kaya. Yan, binibit-bit na talaga nila eh. May talagang paalala lang po ako. Respect the nature, respect the locals. And be responsible, lalo na sa basura. Ingat! Palagi sana nating isa puso that hiking is not a race to the finish line, kundi isang experience that is about enjoying the good company of friends and family and immersing ourselves in the beauty of our nature. Mahirap man, dapat masaya pa rin. Climbing the majestic Mount Apo, well, it can be somehow overwhelming, but never forget to enjoy, no? Enjoy the company of friends and the locals. Wala din naman internet dito, so wala kang choice. But to bond with them, nakakasalubong natin yun. And also enjoy the picturesque view of the environment. So sobrang ganda. Every angle, IG worthy. So prepare your cell phones and of course your power banks. And of course, enjoy the challenge, no? There could be terrain na sobrang hirap, the assault, everything. But just enjoy it and it's worth it after the event. And finally, lagi nating isaisip that hiking not only impacts the environment but also the communities we pass along the way. Bilang responsible mountaineers and tourists, dapat makinig tayo sa mga payo at sumunod sa mga regulations ng lokalidad. Kapag isa ka talagang mountaineer, unang-una yung basura. Liquid mo talaga yan, yung leave no trace. Ilalagay mo na lang sa busa mo kung ano yung basura mo. Yung sa locals naman, re-respetuhin mo na lang yung kung ano yung patakaran nila. Tsaka susunod ka lang talaga kasi sila yung mas maraming alam. Bali yung kultura namin talagang respeto lang talaga. Susunod lang tayo talaga sa locals kung ano yung dapat gawin at hindi gawin. Yun lang. Ngayong alam mo na ang mga dapat pagplanuhan sa pag-akyat, panahon na para iwan mo muna ng panandalian ang mga emails mo sa work, ang mga meeting mo sa opisina, at ang iba mo pang obligasyon sa araw-araw. The mountains are calling and you must go! Handa ka nang i-experience ang once-in-a-lifetime hike at the majestic Mount Apo.